Magandang umaga mga grade 9. Ngayong araw na ito ay magsosolve tayo ng learning task 2B numbers 1 to 5 only for today on page 24. Okay, number 1, we have 8 over square root of 2. So to rationalize this, we multiply itong 8 over square root of 2 ng 1. Ito, pag ni-divide natin ito at saka ito is equal to 1. Pag ni-times natin dito, yung pa rin ang value niya. So, kailangan siyang 1. Para siya maging 1, kailangan itong dalawa ay parehas o pareho. So, para mawala itong square root of 2, multiply natin ng square root of 2. Square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Square root of 4 is 2. So, magiging 2 na lang ito pag multiply natin. Kung ito square root of 2, yung itaas dapat ay katulad niya, which is square root of 2 rin. Okay. Is equal to fractional bar. Ito, pag tinimes, alam nating 2 yan. Na-rationalize na natin. Nawala na yung radical sign. Sa numerator, is 8 times square root of 2. Hindi maaaring mag-multiply yung may radical sign sa walang radical sign. Huwag niyong i-multiply. So, susulat na lang natin na ganito. 8 times square root of 2. Hindi, square root of 16 na. Ganun siya. Ngayon, yung 8 divided by 2 or square root of 2. O, yun ang answer natin. Number 2, medyo mahirap, cube root ito of 5 and cube root of 4. So, ipaghiwalayin natin muna nang hindi nakakalito. Tingnan lang muna kung sakop yung 4 ng radical sign. Maaring ito hanggang doon lang sa 5. So, tingnan mabuti, sakop naman ng 4. So, pagandun siya, hiwalayin natin yung 5 na cube root. Huwag kalimutan yung 3. So, iwalayin natin yung 4 cube root. Ayan, iwalayin na sila. So, irarationalize natin is yung cube root ng 4. So, mag-isip tayo dito ng number, di ba, multiply sa 4 na cube root din para ma-cube root natin siya. So, ano yung cube root ng kasunod ng 4? So, ano mga cube root natin? Ang mga cube root natin ay 8, 27, sa 5 ay 125, yun lang naman ang mga unang may cube root. So ito, cube root ito, so imumultiply natin ng cube root ito at saka yung itaas, parehas ng number. So dito, para ma-cube root natin, para mawala yung radical sign, imumultiply natin ng cube root of 2. Sapagkat yung 2 times 4 ay 8, ay may cube root naman ng 8, which is 2. So, cube root of 2 rin yung itaas. Okay. So, dito, ito yung magiging cube root of 8 doon. And cube root of 8 is, yung katina natin, is 2. Sa itaas, para yung may cube root ito, i-multiply natin yung 5 and 2. So, nandun pa rin sila sa cube root. And 5 times 2 is 10. Ayan. Rationalize na ang denominator niya. Number 3, fourth root of 5 over 8. So, katulad ng number 2, iwalay natin yung fourth root of 5 sa itaas. Tapos, yung fourth root of 8 sa ibaba. Ganyan. Ngayon, o, iba naman technique ito ha. Simplify muna natin ito kung nahirapan kayo. So, equals, so meron pa rin siya. Fourth root pa rin. Hindi tayo nagta-times pa ha. Fourth root of 5. So, gawin natin itong, simplify muna natin ha. Hindi tayo nag-rationalize pa. Fourth root, itong 8, gawin natin 2. So, ano yung 2 na yan, para maging 8. 2 times 2, 4 times 2, ay 8. Yan, makukuha natin ito. So, 3. Okay.
Ayan. Tapos, ito na siya. Ngayon, magra-rationalize na tayo. Ibig sabihin, magta-times na tayo. Kita na natin. Ito, ganun pa rin. Hindi. Fourth truth. Ito, hindi pa natin alam kung ano. Ito ay fourth truth na. Okay. Fourth truth. For ito, para siya maging answer, for ito, yun ay 3. Anong dapat dito? Eh, di 2. 2 to the ano? First power. 2 to the first power. So, pag inad natin dito, 3 plus 1 ay 2 to the fourth. Kung 2 to the fourth na sila, so makakasal natin yung index na 4 at saka yung 2, yung 4 na exponent, matitira ay 2. Naintindi ba yung concept na yun? So, ito ay 4th root of 2 rin ang pang-multiply. So, our final answer si baba is 2 na lang. At sa itaas, para yung 4th root ito, edi itatimes natin 5 times 2. Pero 4th root pa rin is 10. Yan ang answer natin. Okay, number 3 class. Para mas madali ang solution. 4th root of 5, 4th root of 8. Doon sa 4th root of 8, kailangan kumahanap tayo ng number, dumamultiply din sa 8 para merong 4th root. So, simulan natin sa 2. 2 times, dapat 4. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, 16. So, yung 4th root of 16, ang kanyang 4th root ay 2. So, paano magiging 16 ito? So, imu-multiply natin ng 4th root din ng 2 naman para 16 na siya. And then, yung itaas is 4th root of 2 rin. Equal sila, the same. So, pag mu-multiply natin, 8 times 2 ay 16. And 4th root of 16, so ganito na siya. So, we have 4th root dito of 16. At yung itaas, 4th root din, mumultiply natin 5 times 2, which is 10. And then, yung 4th root of 16 meron na, which is 2. At yung itaas is 4th root of 10 pa din. So, ito, palagay ko ang mas madaling solution kaysa dun sa naunang solution. 14 over square root of 7. So, multiply natin ng square root of 7. And square root of 7 din ito. So, 14 times square root of 7, hindi maaaring mag-multiply. So, 14 square root of 7. At yung ibaba, square root of 7, square root of 7 is 7. 14 divided by 7 is 2 square root of 7. Okay, madali siya. Number 5. Ito, pwede natin munang lowest term. So, ibalik natin siya sa ganyan lahat. Cube root 9 over 6. Ito at ito, parehas ha. So, dito, ano lowest term natin siya? Cube root pa rin by 3. 9 divided by 3 is 3. 6 divided by 3 is 2. O, ayan. Tapos, ibalik natin sa ganito. Paghiwalayin natin. Is equal to cube root dito ng 3 at cube root ng 2 sa ibaba. O, mag-rationalize na tayo. Anong imu-multiply natin dito para may cube root? 2 times 2, 4 times 2, 8. O, 8 dapat siya. Para ma-cube root natin, magiging 2 ang answer. So, ito imu-multiply natin ng
cube root of 4 para maging 8 siya. Tapos yung itaas, i-multiply din natin ng cube root of 4 para 1 siya. So, sa ibaba, rationalize na natin. 2 times 4, 8. And cube root of 8 is 2. Here. Okay. Yung itaas, para yung may cube root, i-multiply natin yung 3 at saka 4. So, we have 12. 3 times 4, 12. And we have cube root of 12. And this is our answer.